Oh, kamusta na po kayo uli? Ito po si Malutikia ng Maltik. Pag-uusapan po natin yung tinatawag na trabaho para sa Bayan Act. Kakapirma lang po ito ni Pangulong Marcos, Republic Act 11962. Okay? Kung titingnan po natin, ito po ay isang National Employment Master Plan. So, ang ginagawa po nung proposal, yung pong unemployment natin ay 4.8% nito pong July 2023. Okay, okay po yun, no? Ang nagiging problema natin is really the underemployment. Yung iba, dahil po, pag tinignan nyo po kasi ang trabaho, kailangan rin po nyong tingnan yung sweldo. At tayo po ay governed by the wage board. So, makikita po nyo, kaya lahat ng Pilipino gusto sa Maynila na ang taas po ng ating minimum wage sa Maynila, no? Pag doon po kayo sa probinsya, parang mataas yung bilihin, tapos ito lamang po yung minimum wage, nagkakaroon po ng problema. So, ano po ba yung trabaho para sa Bayan Act? Ito po ay supposedly, it's a law that addresses underemployment, no? Kung titingnan nyo po, parte ng gustong solusyonan nitong batas na ito ay yung mga pumapasok from nag-graduate at pumapasok to the formal economy. Marami po tayong every March, and iba na po ngayon pala ang school year, no? Mga usually mga October, marami diyang pumapasok na sa ating mainstream ng trabaho. Pero kung titingnan rin ho nyo ang ano pa yung mga degree na naproproduce ng ating mga eskwelahan, usually po, yung pa rin traditional. Kaya nga parati ang sinasabi natin, let's produce the graduates needed by the economy. At parte po niyaan ng trabaho para sa Bayan Act is really coming up with the master plan. Ha? Saan ba natin ilalagay ang ating mga graduates? Ano ba yung mga employment na pwede? Napakahalaga po doon sa panukalang batas yung tinatawag na employment generation. So kung titingnan po natin, maganda yung promiso ng batas. Pero paano ito pag in-implement is another thing. Kasi, again, will this be a very centralized approach? Kasi kailangan pong bigyan ng kaluwagan pagdating sa local. Kasi yung employment generation ng isang probinsyang katulad ng Laguna ay ibang-iba sa employment generation ng probinsyang katulad ng Pangasinan. Tatandaan po ninyo, ang ating business establishments, 99.59 ay micro, small, and medium enterprises. Ano pong ibig sabihin yan? If we will further break down the MSMEs, ang micro po, 90.49%. So maraming nagsisimula ng negosyo, maliliit lamang. Ang small ay 8.69. Ang medium ay 0.40%. Alam po nyo, yung mga dambuhan ng negosyante, 0.41% lang po yan. Kaya kung titingnan nyo yung pyramid, inverse eh. Pero sino yung may economic power? Hindi po yung mga micro. Ha? Kasi maliliit sila pag pinagsama-sama mo, malaki. Pero yung capital mismo, naandun sa 0.41% lamang. So, yung pong panukalang batas promotes inclusivity, equity, at saka progress. So, titingnan po natin kung paano nila ilalatag yan kasi apart from the employment generation, ang gusto nila is stimulate ang national and local economic growth, no? In order to promote employability, competitiveness, and wellness. Tatandaan po nyo, ano ba ang storya ng ALS? Yung ALS ay Alternative Learning System. Marami pong nag-e-enroll dyan kasi allowed sila magtrabaho. Magtatrabaho, pupunta sa eskwelahan. Yung iba nakakatapos, medyo mahaba-haba. Pero after ALS, yung iba nakakatuwa at gustong magkolehiyo. Importante pong ang gusto nila ng mga nakatapos, meron silang trabaho. Mahirap naman po yung 4 years ka, pero nahihirapan ka at hindi ka matulungan sa employment, no? Kaya magaganda po yung ginagawa ng PISO sa local governments. Meron silang mga job fairs na yung mga
negosyante, talagang pumupunta na sa mga eskwelahan, sa local government units para makipag-partner, ito yung bakante sa amin, naghahanap kami. So napaka-importante po yan, lalo na sa mga kaka-graduate lang. Apart from employability, competitiveness, and wellness, gusto rin po nung batas na yon na magbigay ng suporta at insentibo sa mga negosyante, no? At i-incentivize ang mga employers, lalo na yun sa mga private organizations, para continuous yung training, yung technology update, yung knowledge and skills transfer. Napakahalaga po yan. Bakit po? Kasi po yung nangyari sa atin sa K-10 to K-12, supposedly, pagkatapos nun, pwede na sila magtrabaho, pero iilan lamang pong negosyante ang talagang kumukuha. Hopefully, itong batas na ito, Republic Act 11962, mabago at talagang maging conducive para sa mga graduates natin o yung kahit nasa ALS program, bumalik sa eskwelahan at magpursu ng degree ng ma-promote. Tandaan po ninyo ha, pag wala kayong degree, napakahirap pong i-promote kasi ang number one na titingnan doon, ano bang natapos na degree. Kaya po, dito sa programang ito, hopefully maiayos natin na ang job generation become or employment generation becomes now an urgent concern of the state. Ito po si Maluti Kia ng Multi.